Hold up. Tanggalin ang dalawang tornilyo sa itaas ng manibela. Ingatan ito sa pag-ikot upang hindi masira yung thread ng tornilyo. At tanggalin ang nakatakip dito upang makita yung thread doon sa ibaba ng speedometer. Siguraduhin na ikot ng tama ang tornilyo nito upang hindi masira ang thread na nasa ilalim ng speedometer. Silipin maigi ang nasa ilalim upang tatama ang anumang bagay na gagamitin mo kaysa masira yung thread. Sa parting ito, siguraduhin tama yung tornilyo na tinatanggal mo. Yung unang tornilyo na sa dulo, ayan ang harang para mailak yung speedometer. Yan lang ang tanging mong galawin at tanggalin para mapalitan mo yung kable. Pagkatapos, hilain mo yung dulo. Tingnan mo siya kung buo pa. At walang naiiwan doon sa ilalim. Hilain mo lang yung nasa taas dahil natanggal mo na yung doon sa loob. Ay madali mo na lang itong hilain. Sa pagtanggal,
kung saan ka nagtapos ay doon ka rin magsisimula para maikabit mo yung kable. Kung saan ka nagtapos ay doon ka rin magsisimula. Pero bago mo siya ikabit, siguraduhin meron itong langis sa loob para madulas at hindi tuyo yung kable na ikinakabit mo. Lagyan mo ito ng kaunting langis para mapangalagaan ang wire na nasa loob at madulas ito kung umiikot na. Tulad ng sinasabi ko kanina, kung saan ka nagtapos nung ikaw ay nagtanggal, ay doon ka rin mag-uumpisa kapag nagkakabit na. Itusok mo ito sa butas kung saan ang galing yung tinanggal mo kanina. Tilaan mo lang siya pataas upang ma-shoot doon sa butas. At pagkalabas ng kable sa itaas, maaari mo na ikabit ito sa ilalim ng speedometer. Siguraduhin mo lang na tumama yung kable sa loob at para maikabit mo ng maigi yung tornilyo dun sa thread.
Kung naikabit mo na yung nasa itaas, ay maaari mo nang ikabit dito sa may bandang ibaba, sa may gulong. Itusok mo lang ito at ilagay yung lock. Siguraduhin mong na-press mo siya ng maigi para pasok na pasok dun sa butas. At teka, may biglang nagtanong. Makina? Ito kasi tanaw mo kabilang. Saka ano, ilos pumi. Oh. Saka pag-uulan, di ka mababasa.